Okay, sa mga pagpalang aromatic nick at meron lang akong isa-share na isang bagay tungkol dito sa mga kwan, tungkol sa residential address natin dito sa Kuwait, mga kababayan. At yun nga, pag hindi tugma yung address mo sa civil ID doon sa iyong tinitirahan ay magkakaroon daw ng 100K fine. So ayan ay base sa kanilang law number 32-1982. So paano ba natin malalaman na tama yung ating address gamit ng Sahel application? So puntahan natin yung Sahel, mga katiknik. Ayan na siya, Sahel. Tapos mag-login lang tayo gamit ng aking ayan, sa akin nakalagin na, ayan. Kailangan mo gamit ang aking fingerprint, sa nakalagin na tayo. Pero yun nga, dahil naka-Arabic po siya, mapapalitan lang natin yung kanyang language dito sa general management. Then language, papalitan po natin yung English US to English UK. Then apply. Then pag naging siya na yung priority, balik tayo dun sa Sahel. Yan. Nag-refresh, mga katiknik. Yan, ngayon naging English na po siya. So punta tayo sa services. Yan. Then hanapin natin yung public authority, yung PASI, Public Authority for Civil Information. Ito po siya, mga katiknik. Drop down natin yung kanyang menu. Then meron siya mga sub-menu rito. Hanapin natin yung card services. Drop down din natin yan. Then hanapin natin yung address availability. Pag-select natin address availability, so since ako, meron akong anak dito na naka-visa sa akin. So ako yung kanyang sponsor. So i-drop down ko lang yan, andyan sa akin at saka yung anak ko. Pipiliin ko lang yung sa akin. Then, next. So, yan po yung mga lalabas, mga katiknik. So, ano bang ibig sabihin yan? Dahil Arabic, i-screenshots lang natin. Yan, pagka-screenshots, punta tayo ng translation. Translate. Type mo yung... Ito, meron akong Google Translate dito. Yan. Para malaman natin kung anong ibig sabihin, tapos i-press natin yung camera button. Then, dahil nga naka-screenshot na siya, punta ako dito sa kanya. So, piliin ko yung screenshots ko kanina. Sabi nga rito, you have a residential address. So, sa mga kababayan natin, pag hindi akma yung address natin sa civil ID or sinasabi rito na you don't have a residential address. So, kailangan lang pupunta tayo sa mismong office ng PASI or public authority and civil information para i-submit yung mga importanteng documents sa kanila para mabago, ma-update yung ating details or data sa kanilang database. Nang sa ganun ay makaiwas tayo sa ganitong problema, kasi pag halimbawa ang kakaroon ng mga checking, tayo ay kanilang huliin or pwedeng patawan ng penalty, which is yun nga, 100K. So, hanggang dito na lang tayo, mga katiknik. At yan, sa mga kababayan natin dyan, mag-ingat po tayo at hanggat maaari, gawin natin as much as hanggat maaga, gawin na natin, settle natin yung problema to. Okay? More power sa inyong lahat and God bless.